yeah. Ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita, ang nakatago, ay ilalabas niya. Yes, yes, yun! Topa Show! Oh, programang yeah. Maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yun! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Mga kwento niyang ating mapapakinggan, huh? Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. What? Yes, yes, what? Topacio! Yes, 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 mga kasama, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating petsa 24 ng Hunyo. Ating araw ay Lunes. Ating oras, alas 11:04 ng umaga. Yan. At ito na po ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Opo. Oo. Alam niyo po, pasensya na po kayo. Ako iyan narito para magpaumanhin. At alam niyo naman pong lahat eh, galing tayo sa Dili. Dili ako makasabot. Dili makasabot, oo. Hindi, Dili. Dili, yun po ay capital o kabisera ng bansang Timor-Leste. Timor-Leste. Oo, at alam niyo po, medyo nagbo-boom ang Timor-Leste. Maraming construction. Pag maraming construction, maraming simento na lilipad-lipad sa hangin. Oh, pero partner, ako si Jovi de Guzman, ha? Ayun nga pala! Meron akong bisita sa labas. Pero napapaumanhinan tayo. Ito nga pala ang aking kasamang si Miss Jovi de Guzman. Opo. Hindi, may bago kasi akong nakilala sa labas, eh. Hindi pa niya ako kilala. Ang ano ba? Anyway, lilipad-lipad na simento, Jovi. Opo, opo. Nalanghap. Nalanghap ko kasi alam ko medyo malaki butas ng ilong ko eh. Pagdating ko may bronchitis ako. Ayan. Wala ng boses, ubo ko ng ubo. Ngayon, medyo malat pa nga ako Pero eh. Pero ano, dapat nag-face mask ka pala pag ganyang nasa labas. Naka-face mask na yun. Hindi, maliit masyado siguro yung ano, pumapasok. Saka, hindi naman lasa habang lagi eh, naka-face mask ka. Pero attorney, magpaliwanag ka sa mga followers mo dahil una-una, yung talagang pag-alis mo, minsan talagang biglaan eh. Oo, hindi mo na nai-inform yung mga ano natin. Oo, followers na emergency minsan na kayo. Uy, opo. Kailangan nandito ka. Opo. Oh, kaya lagi ang present. Buti na lang at lagi kang present. Kung wala ka rito, di wala. Walay. Anyway, kaya nga ako. Ito, hindi naman to emergency. Bukas, hanggang at 30, babiyahin na naman po ako. Pero after that, medyo nandito na ako. Sapagkat binabantayan po natin ang dalawang bagay. Mm. Unang-una, yung Gringo Honasan story. Yun, ang inaabangan. Okay na po si Senator Robin Padilla. Ah, siya na talaga. Sa papel na older Gringo, Honasan. Yung 86. Opo. Yung younger Gringo ay si Paolo Gumabaw. Paolo Gumabaw. Oo, at ang younger Jane ay si Myrtle Sarosa. Ayun. Hmm. Bago yun ah. Alin? Bago sa pandinig yung pangalan niya. Hindi naman. Di ba nasa mama sa paano rin yun? Opo. Pero attorney, very good friend of mine. Oo. Inaasahan ko nga sanang i-recommenda rin sa'yo si Miss Aramina. Hmm. Sabi po niya, available naman daw siya. Ah, ganun ba? In any, sabi ko naman, sige. Susunod. Kung anong papel. And then, si Dimples Romana naman, yung older na Jane Umali. Marami po, all-star cast to. Nandiyan si Juan Rodrigo, si Res Cortez, si Alan Paule, Miss Claudine Barreto, at saka yung siyempre yung mga Boracho artists Boracho natin. Artist. Si El Fernandez, si Jesse Vidal, Jesse Diaz, ano ba? Jesse Vidal, basta marami po. At number two, palalabas na kasi yung Spring in Prague. Oh, yan. So, ipopromote din natin yun in connection with Star Magic. O, Paolo Gumabaw ang lead doon, at saka Czech superstar Sara Sandeva. Ayan. Nako. Marami tayong nakaabang. Oh, anyway. Anyway, hayaan mong samantalahin ko lamang itong pagkakataong ito na pasalamatan itong World Class Excellence Japan Awards. Hindi kasi ako nakapunta. Opo. Urgent nga itong si Miss Emma Cordero Toba, ang CEO at founding chairman for this award. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo that I was not able to be with you personally. Opo. Doon sa inyong awarding ceremonies. Doon sa Heritage 'yon, ano? Opo. Heritage Hotel. Pero salamat din po.
Oo. Pag dumating pala kayo, kayo palang gagawin nilang Harry of the Night. Ah, King of the Night. Ah, ganun ba? Yung pala yung dapat. Mm-mm. Kaya lang po, dahil wala nga po kayo, eh, yun nga po yung nangyari. And of course... And then, but I'm looking forward na sana, eh, pagdating ko, makadaupang palad natin sila. Anyway, nandito naman sila, eh, no? Di po, nasa Japan na uli. Ah, na, bumalik po. Na. Ay, pupuntahan ko na lang kamo sila sa Japan sa Nobyembre. Wow! Sama kami dyan. Oo naman, pwede, pwede. Doable yan, doable. At ito, last na lang, ay i-congratulate din natin lahat ng manunumpang mga opisyal ng National Press Club. Wow, yes. After, pag-uusapan na rin yata yung oath-taking at congratulations sa inyong lahat. At hari nawa ay mabago na natin ang National Press Club. Ha? Mawala na yung ano yung kasi ang nangyayari sa National Press Club eh sila-sila lang eh papalitan lang eh bago nahihirapan yung mga dating members ha katulad mo di ba dating member ka opo unang-una nga ay ang daming tinanggal sa membership noong pandemic kasi hindi nga nakakabayad alam nyo extraordinary circumstance naman yan dapat yung board ay mag-declare ng moratorium on the or amnesty sa mga unpaid na mga dues nung pandemic. Okay. At ang ipabayad na lamang yung current. Number two, kasi ang problema, yung sinasabi ng iba, yung gustong bumalik na members, dati namang members, kailangan pang i-screen ulit. Ayun. Dapat pag dating member ka, parang Rotary Club ako, dating member ako ng Rotary Club, medyo nawalan ako ng time. Ngayon, comebacking ako sa Rotary Ayun. Club. Uh-huh. Ano? Magbayad ka lang nung membership fee, yes. Eh balik ka na, pasusumpain ka na kasi dating miyembro ka. Huwag nating pahirapan kasi ang nangyayari, hindi nagiging inclusive ang National Press Club eh, ha? Ang press po, buong press eh, ha? Ang press, hindi naman kayo lamang eh. Opo. Hindi lamang si Benny Antipordang press, ha? Hindi lamang si Lydia Bueno. Ang press ay marami, mm-hmm. ha? At buong bansa po yan, parang yung National Press Club ng Korea, asenso-asenso kasi lahat ay active. Kaya ang building nila napakataas eh, sa Seoul, yung National Press Club ng Korea. Yung National Press Club natin, walang nangyayari yung building. Hanggang ngayon, kamoting kahoy pa rin. Sana tanggalin na natin yung ganyang kami-kami na lamang. At huwag tayong magpe-persecute na ng mga tao na tingin natin ay... hindi sang-ayon sa atin ang mga views. Ha? Hindi po tama yan eh. Right, whether or not tama yan, nagkakaroon ng perception kaya ayaw sumali ng iba ha? At gumagawa ng sariling grupo. Kontrolado ng isang grupo lang yung National Press Club. Tanggalin na natin yan. Let's make it an inclusive press club. Ha? Yan naman talaga ang problema nagpa-plague dito sa National Press Club natin. Hindi na national eh. Ha? Hindi na press club na lang. Hindi pwede yun. Parang club sandwich mangyayari dyan. So, ayusin po natin sana. Isang board member lang ako. Ha? Hindi ko kaya yan kung hindi kayo makikisali sa reforma. Kung gusto nyong ireforma, kung ayaw nyo, wala po tayong magagawa. Habang buhay, ganyan ang press club natin. Kayo-kayo na lang. It is not representative of the press nitong Pilipinas. Parang may apila pa sila dyan, attorney, na kung pwede lang daw kapag senior na, bigyan sila ng extraordinary discount. Yes, discount plus kung retired na. Plus, baka pwedeng yung remote voting. Yun, yung ganun. Oo, para hindi na lumabas kasi mainit yung kampanya, kwan. Meron namang ways para atin na ma-verify kung yon. Ang problema nga, may mga tao dyan, ayaw eh. Kasi gusto nila, kukunti lang yung voting base para sila nang sila ang nananalo. Hindi tama yun. Kaya ngayon lang ako bumalik. Sabi ganun eh. But anyway. Mas lihin nyo yung press. Mas nalihitimong press. Ha? At saka dapat lihitimong press. Nakalagay naman sa bylaws dapat yung tao news gathering comment yung sa talagang nasa diaryo nagsusulat sa diaryo yung driver hindi pwede yon hindi kahit ba empleyado yun ng isang news organization . Hindi press yun. So, paano yun? Kung naisali na nila, sir, paano yun? Hindi, nandun na yun. Pero dapat i-reforma nga. Kaya nga, kailangan reforma. Otherwise, stagnant na yan. Meron ba namang, may mga ibang press club. Diba yung airport, Opo. The press club. Yes.
maraming miyembro yon. Ang nakakaboto lang doon, dalawa o tatlo. Kasi nga, napakahigpit lang ginagawa nilang requirements for membership and return to membership. Eh, dapat ayusin natin yan. Mm-hmm. Anyway, at least eh, yan naman po ay mga sinabi sa inyo ng ibang naghihinaing. Yung malalapitan. Hindi, nakikita rin naman natin malapit. Eh. Oo, ah, okay. Yung mga tiradang magpaparinig ka during the election. Katulad ng ginagawa nila kay Bambi Purisima. Sasabihin mo, ikaw, pakalat-kalat ka, baka matapakan kayo. Walang puwang walang yan. Biroan na ganyan. Walang puwang yan sa isang press club na nagtatakotan tayo ng ganyan. Otherwise, magtakotan na lang tayo habang buhay. Pwede naman yun eh. Oo, di ba? Ayan na. Okay, na. Anyway. Okay. Ito, introduce natin. Ito, mahalaga rin ito. Apo. Para sa buhay ng ating bansa. Sabagat, alam mo, eh, marami itong sektor na ito. At para sa tingin ko, although, ang dami ng mga batas na nagpapabor sa kanila, sa ganang akin lang naman, manang Diyos, eh, kulang pa. Kulang pa. At kailangan pa na sila ay bigyan ng additional na privilege, lalo-lalo na ngayon na nararamdaman ko pagka-senior. Hmm. Next year, senior na ako. Saka masakit pa itong tuhod ko. Senior na. Oh. But anyway, alam mo, attorney, sa totoo lang yung mga senior ngayon, mas lalong humuhusay. Mas lalong dumadami ang kanilang mga galing. Kasi nag-advocate na sila ng maraming pagpapala. Hindi, pero, alam mo, itanong natin kay Ma'am Emma, no? Siya ay taga-Japan. Alam niyo, sa Japan, yung mga seniors, very, very active pa rin. Yes, yes. Pumunta ka sa Don Quixote. Opo. Dito mo yung ang dami nilang empleyado, mga seniors. Opo. Dito mo yung mga, kahit yung mga nasa kali, yung mga nagta-traffic, pati yung sa subway. Mm-hmm. Yung sa train system nila, yung mga may mga tulak boys doon eh. Mga, ang daming tulak doon eh. Tulak hindi yung talaga. Tulak ng droga. Yung pagpapubukas yung tren kasi ang dami tao, inutulak yung mga tao. Pasok kayo. Tulak talaga. Yung tulak yun eh. Oo. So yan. Oo. Mga seniors yun. Opo, opo. Mm. At saka hindi lang yan ha. Guys, meron sa ospital, nagtatrabaho, janitor, 90 years old na. Hanggat kaya ito, pwede naman sa kanila. Di ba ka, ito ha, of course, extreme example ito. Opo, opo. Di ba nasa Japan noon yung one, yung the world's oldest porn star. Yes. Lalaki. Yes. 90 years old na siya eh. Gumagawa pa siya ng mga sex films. Oh. At saka, alam mo, bilib ako ron, saludo ako sa taong yon. Bakit? Ha? A killed in action yon. Oh. O habang gumagawa siya ng sex film, minatake siya patay. Ayaw. Walang biro. Meron pa yun. Nasa YouTube pa yung anong yun eh. Oh. Yung film clip na yon habang siya ay in action. Opo. Ha? At nasobra na yun. Nanigas na talaga. Namatay on namatay. Set. Okay. But anyway, pero nakakatuwa lang, itong no age limit sana, attorney, may ano rin yan dito, eh, no? Although may mandatory retirement sa civil service, opo. 65, sa judiciary, 70. Ayon. Eh, dapat talaga hikayatin ang mga businesses na hindi porket 60 na. Opo. At as hindi nyo nakukunin for the first time. Marami po, alam nyo, ang experience po ay malaking bagay sa kahit anong trabaho. Yes. More than knowledge. Sabi ko nga, ito ha, example lang. Ako, hindi ako bar top notcher, pero 32 years na akong lawyer. Yes. Kuha mo ako isang bar top notcher, iharap mo sa akin sa hukuman. Oh, ito, modesty aside, pupulbusin ko yon kasi walang experience yon. Yeah. Oh. Tama. Experience is the best teacher, ika nga, di ba? Ayan. Eh, kaya huwag kayong maghihimagsik kung kayo po yung nagkakaedad na dahil mas maganda yan sa experience. Hindi, naghihimagsik yung aking tuhod eh. Pero attorney ha, I'd like to take this opportunity. Jumajakit eh. Yes. Attorney, pasasalamatan ko lang yung grupo ng QC122. Oh, sige. Yan po'y katumbas ng 911 sa Quezon City. Dahil natulungan po nila ako because of this program, natulungan po nila ako at in-accommodate nila ako. Biro mo, tinowing nila yung sasakyang. Wow. Bumara na naman sa aking harapan sa bahay. Tama lang naman. Tapos, para matuto yun. Eh, walang pagkakakilalan. Hindi kilala ang driver, hindi kilala ang may-ari. Yun po yung ilang mga problema natin. Kaya guys, kung kayo, wag na ho kayong mahiya na tumawag lang sa 122. Just dial 122. 3 numbers lang. Oh. Makokontakt mo sila. Magaling. In all emergency. Yan. Ang QC na pansin ko pagdating sa mga ganyang emergency services. Opo, ang bilis. Yung QC at saka Makati, mabilis sila. Opo, totoo po. Na-experience ko na. Anyway, ibibigay na ba natin? Ayan, pwede naman natin ibigay pero meron pa tayong break time, attorney. Sa break na. Oo. Ituloy na natin. Oh, i-discuss na natin yung nawala ng daliri.
Yes, please. Sige po. Hindi, kasi lang, etong nangyari, kung bakit nag-backtrack. Okay. Alam nyo, natatawa rin ako sa mga nasa social media, tinotroll ako, pro-China daw ako. Obviously, hindi sila nakikinig sa ating mga broadcast program, dito kung saan na talagang kinukundina natin ang China. Di rin sila nagbabasa ng mga column ko sa Daily Tribune kung saan lagi nating inuupakan yung pangbubuli ng China. Opo. Hindi po ako pro-China, ngunit ako ay pro-peace, anti-war. Yun. Sabagkat alam nyo, wala pong mangyayari sa gera. That's true. Kinikilala naman yan ang ating saligang batas. Basahin nyo yung ating saligang batas. The Philippines renounces war as an instrument of national policy. Ayaw natin ng gera, kaya tama yung ginawa ni BBM na nag-backtrack siya. Binabati ko siya dahil dati daw, ang tapang-tapang, di ba, pag kami namatay daw dyan, it's an act of war, we will respond accordingly bago ang tapang ni Gibo, di ba, ang tapang ni Tariela, bakit daw ngayon na may nasaktan na parang nag-backtrack at sinabing, hindi, misunderstanding lang yan, di naman sinasadya, pagkatanggal ng daliri, etc. Talaga, yung mga gustong makigera, maghunos-dili po kayo. Ang gera po, hindi po ito pelikula, ha? Hindi po ito video game. Ang gera po ay seryoso. Unang-una, anong epekto sa ekonomiya ng gera? Pagka ikaw ay nagpag-gera, ang economy mo ay magiging war economy. Anong ibig sabihin yan? Okay, lahat ng industriya mo, ha, isi-shift sa paggawa ng mga gamit sa gera. Opo. Barel, bala, ha? Communication, uniforme, helmet, ha? Lahat ng energy, lahat ng resources ng government pupunta dyan. Magkakaroon ng curfew kasi gera eh. Hihigpit. Oo. Idadraft, magmobilize yan. Mga reserves, i-call yung reserves, ha? I-issuehan ng uniform yan, issue ng baril yan, i-drill ulit yan. Nako po. Oh, magkakaroon ng drafting, ha? Lahat ng able-bodied persons between the ages of 18 or 26 or 30, kung ano man gawin doon sa batas, ha? Idadraft ka niyan, ite-training ka. Oh. Yes. Yung kuryente, irarasyon yan, ilalagay doon sa mga industriya na para sa war efforts. Gasolina, lahat, fuel, bunker oil, diesel. Diesel ginagamit ng mga barko eh. Opo. Ha? O kaya bunker oil. Ha? O, ibibigay lahat yan sa military, sa mga tangki natin, sa mga warships, sa mga eroplano. Iba po, masisira. Madidiskaril yung ekonomiya natin. Totoo. Pati maaring kasagsagan yung pagkain, irasyon na rin. Yan ang ano? Yan ang war economy. Tsaka, attorney, ang kinakatakot din natin, yung kagaya na nakwento mo, na yung mga sinasabing tutulong sa atin ay malabo palang tumulong. Malabo yan, tinuturo ko ngayon sa South Korea, yung Yopyong Yes. Diba, doon nga may mutual defense treaty na rin ang Amerika at ang South Korea. O doon, hindi lang Binangga, hindi lang Winater Cannon, hindi lang nilaser yung ulo o yung mata, hindi lang, ano man tawag dito, hinlalaki, di ba? Opo. Hinlalaki ba tawag dito? Yes. Hindi lang hinlalaki ang nawala. Nagkapatayan na nga, nagkaputukan na nga, nagkalubugan na nga ng barko. Dalawa yun, 1999 at 2002. At lately, nagkaroon pa ng artillery duel. Opo. Sa mismong teritoryo na yun, hindi lang exclusive economic zone. Territorial waters na ng South Korea. Yun ang nangyari. Hindi naman nang himasok ang Amerika. Bakit? Kasi delikado nga, pag nang himasok sila, at pag nanghimasok ang Amerika laban sa North Korea, may alay yan, China. Di mapapaaway. Ayun. Ganun din dito, hindi basta-basta manghihimasok unang-una, kikwestiyonin muna, teka muna, ano bang pinaglalabanan natin? Kung ang sinugod sa guro ay Palawan, okay, talagang i-invoke mo yung MDT. Teritoryo na ng Pilipinas yun. Lumanding sa Oron yung mga Chinese Army. Ibang usapan yun. Talagang kikik in yung mutual defense treaty. Opo. Ang pinag-aawayan mo ay nasa
exclusive economic zone. Hindi po sovereign territory ng Pilipinas ang EEC. Meron tayong sovereign rights, ha, to exploit yung resources doon. Ha, subject to international agreements pa rin. Hindi natin teritoryo ang ayungin, hindi natin teritoryo ang exclusive economic zone. Yun ay may karapatan lang tayo na i-exploit. Ha, na gamitin yung natural resources. Then contested pa yung ayungin. Kung definitely territory ng Pilipinas at inatak ng China, ayun. Oo, talagang MDT yun. Disputed nga ito eh. Okay. Hindi lang China nakiklaim. Kiniklaim ng ng Vietnam. Oo. Kiniklaim ng Indonesia yata o Malaysia, kung di ako nagkakamali. Ang daming claimants eh. Naloko na. Dumadami ng away. Pag pinanghimasukan mo yan at China, di papasok ang Russia dyan. Yun na. Alayan ng China. Palalalain mo eh. Ha? Kaya ang ginagawa ng Amerika, kayo na muna dyan ang magbungguan. Ayun. Hindi namin pwedeng panghimasukan yan. Okay, nakiusap na nga ako, Tony. Sabi ko, patikimin nyo naman ako ng paraiso. Wag namang gulo. Oo. Kahit pa paano naman. Saka hindi na magkikipaggera ang China. Opo. Kasi, business sila eh. Oo, yung economy nila ay ayaw rin nilang madisrupt. Ayun. Oo. So, yun ang problema. Kaya, hayaan na natin kasi pag-usapan yan. Yes. Bukod sa agrabyado tayo in any war against China, war is never good for anyone. Mag-umpisa na ng gera, talo na tayong lahat eh. Correct. Talo China, talo ang Pilipinas. Ngayon, ang Amerika, kung hindi makikialam yan, sila lang ang panalo dyan. Yes. Hindi makikialam yan, nakikipagpustahan nga ako eh. Talong-talo tayo hindi dyan. Hindi papasok ang Amerika kung ayungin lang ang pag-uusapan eh. Okay. Anyway, sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik po ang Yes Yoto Pa Show. Makatapos mga komersyo, information, patatatsal, paalalahan na po ay just in news flash, making news at this moment. At kung ano-ano pang katsurbahan, ating oras, June, alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, hiyera! Yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo, Topacio! Yeah, mga kasama! Nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Ating oras, alas 11:36 ng umaga. Attorney Ferdy Topacio at... Kasama po yung liko, Juvie de Guzman. At syempre, ang oras, alas 11:36 ng umaga! At ngayon, Attorney, salamat po. May Jim Paredes muna tayo. Sandali. Yes. Pero, sige. Pagkatapos naman, hanggang ikatlong yugto, kasama natin yan. So, okay. Ngayon po sa ating pagbabalik, ay narito tayo sa ating paboritong bahagi na pinamagato. Okay. Yeah, syempre binabati ho natin si Ma'am Shure Manuel. Hello po, Ma'am. At syempre yung mga friendship natin sa loob at labas ng bansa, lalong-lalo na si Boss Edgar, Attorney McNeil Rante. Salamat sir sa sa alalay. At syempre, Katirso Peralta, Sir Dennis Antenor, thank you so much din sa pag-alalay. At hindi lang po 'yan, si Sir Dennis Arce ng Buracho Field. Yes. Mabuhay po kayo. Kaya Ma'am Daisy Emil Vente, kay Councilor Divina ng Caloocan. Ayan. At least alam niyo na po kung bakit hindi nakarating si Attorney. At si Mayor Along Malapitan, salamat po. Mama Sylvia, Uncle Robert, MJ and family, salamat po. Doc MJ Evangelista and Boss MB Evangelista, mabuhay po kayo. Salamat po sa pagdalaw from US to Philippines. Yes, ako naman nandito si Chanyol 063125. Narito, Pusang Gala, Mr. C. Carl Rodriguez. Amyana, sabi ni Carl Rodriguez, Battle of Yultong inspiration, yet napahiyang elite men natin sa Chinese Coast Guard. Ang tagal na naman kasi ng Battle of Yultong. Alam mo ba yung Battle of Yultong? Yung sinasabi nila na kayang-kaya daw nating talunin ng China, kasi daw yun sa Battle of Yultong sa Korean Peninsula, 900 Filipinos. Opo. 40,000 ang Chinese na kalaban na paurong. Ayo. In 1950, yung panahon ni Mao yun, katatapos na ng civil war ng China with the Kuomintang. Kayo naman, oo. Walang kaarmas-armas ang Chinese army noon. Sabi ko nga, 900 kontra 40,000, mananalo.
Eh bago di ba sinasabi daw ni MacArthur, sinabi daw ni MacArthur, give me 10,000 Filipino soldiers and I will conquer the world. Ayun. Eh di ba 160,000 na daw sundalo, pwede nang atakihin ng China. Oh. Oh, kayang-kaya daw. Alam niyo pinagnaniniwala kayo sa yabang ni MacArthur. Alam niyo hindi alam ng marami yan. Si MacArthur eh nakahut-hut pa ng $500,000 sa Commonwealth ng Pilipinas. Binayaran siya bilang military consultant ng Pilipinas noong time na yun. That's the equivalent of about $9 million in today's values, ha. Oh, kaya makakala nyo si MacArthur ginagawa yun para sa pagmamahal niya sa Pilipinas. Hindi po. May bayad po yun. May babalikan siya. Oo, oh, hindi talagang, hindi, bago siya umalis na kubra niya yun. Ayun. Oo, oh, na yung dokumento dyan, hindi ko gawa-gawa ito. Anyway, si Kampilan Boy for the Motherland, Richard Ruiz, ay narito, ha, si Buhawi, ha, si Benigno, at ang mga hindi mababanggit, si Alex Abanyo, si Jessica, sabi ni Haraling Gayan, we're number one daw. Oh. Taas ng kriminalidad sa Southeast Asia, yung Maynila. Opo. Alan Jacob ay narito rin. Okay. Proud pa tayo. O, siyempre si Michael Guy, si Rolly Mendez Tomas, at si Ryan Ang, na magkikita kami sana sa Hong Kong. Yes. Bukas. At, well, kay attorney Raul Paras, si Willie King, si William Gatchalian, Andrew Tan, ay narito rin. And si Louie Gamboa, si Alex Cruz, at si Nats Gamboa, asawa ni Louie Gamboa, si Kat Tiro Sumeralta. Yes, nabanggit ko. Oo, at saka si Kat Check Talay, siyempre. Okay. Si Selena Sevilla at si Doc Lalen Kalayan ay nakikinig din. At hindi ko na rin babanggitin si ano si Sir Jigs Magpantay. Huwag mo nang babanggitin niya si Jigs. Huwag na natin banggitin niya. Huwag na. Okay, ng National President ng CCW. Anyway, punta na tayo sa ating dating congressman at isang abogado. Yes, at hindi lang yan, auditor siya, pa. Oo, at siya ay isang advocate not only for senior citizens' rights, kundi on food security. At siya ay akda ng librong ito na ang tawag ay Backyard Livelihood Kit na naglalarawan kung gaano kadaling magpatubo ng mga gulay sa bakuran ng isang bahay. Alam nyo, talagang ako ay bilib dito sapagkat nung nag-pandemic, nag-umpisa ako dyan ng backyard farming. Malaki-laki kasi yung lupa ko. Tinanggal ko sa halip na garden ng mga ornamental plants. Kinawa ko nga yung mga gulay. Hindi may pakinabang, di ba? Yes. Yung space. Hindi ka na namamalengke. Ay, namamalengke pa rin, syempre kulang eh. Additional. Pero meron akong tinitignan doon medyo murang lupa na hindi naman kagandahan pero pwede na for backyard farming. Backyard farming. Oo, mga 279 square meters. Pwede na. Wow, pwede na. Malaki yun. Oo, malaki-laki na. At without further ado, ikaw na magpakilala. Okay, mga kaibigan, ito po yung talaga namang mapapakinabangan natin ang usapin ngayong araw na ito mula kay Attorney Godofredo Arquiza. Yeah. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo lahat, lalo na sa aking classmate. Opo. Siguro ito pinakasikat na UE graduate. Pinakasikat ito. Ang pinakasikat na UE graduate si Executive Secretary Lucas Bersamino. Pero tahimik siya, hindi kamukha mo. Lahat, kahit sa ibang kahit sa nilagay pwede. Artista pa. Hindi naman ako artista. Maarte lang. Pinakasikat. Apo. Okay, merong UE sa Supreme Court. Apo. O, yun. Oo? Oo. Si Justice Jafar Di Maampaw. Ayan. Di Maampaw. Pero nakakatuwa, no? Kasi sa edad niyo, attorney, si Attorney Topacio ay talagang pagdating sa pangalan niya, nagugulat ako pag sabi Topacio. Kailanang kilala. Kahit sa ibang bansa, kailanang kilala. Oh, dahil po yan siguro sa mga nagtitiwala rin sa kanya. Ganun lang po yan. Hindi, tsaka hindi lang pinakasikat. Opo. Pinakamarunong siguro. Ayan. Pero marunong na abogado. Hindi tungkol sa akin itong programang ito kundi tungkol kay sa food security sa Attorney Arquiza. Si Attorney Arquiza, ikaw ang pinompromote. Tanungin ko lang kay Attorney Arquiza.
Panyero, ano po bang nag-udyok sa inyo na mag-akda nitong ganitong aklat na malaking nagiging tulong sa mga backyard farming? Kasi kito mo, hindi lamang niya sinasabi kung anong pwedeng itanim, opo, kung paano, kung anong fertilizer, kung paano dinidiligan. At ang importante ay kung paano makontrol yung mga peste. Ayun. Hindi mga peste sa gobyerno, mahirap na makontrol. Yung mga peste sa Actually, gusto ko munang banggitin sa aking constituents, siyempre yung mga matatanda. No? Opo. Sa akin ang galing, malapit, yung kanilang discount. Sa akin ang galing yung kanilang discount na 20% discount at saka 12% VAT exemption. At saka yung priority sa lahat ng government at saka commercial establishment. Okay. Actually, marami pang kulang. Kanya lang, nung matapos ang aking term ko, nag-isip ako ng gagawin. Kanya lang, naisip ko, pagtanim. Pinagmula nito yung kay Bongo na balik probinsya. Yung balik probinsya na yun. Balik probinsya, pero walang ginagawa yung mga tao sa probinsya. Ayun ang mahirap. Hindi ng pera, pamasahe. Tapos, Tambay din. Kanya naisip ko gumawa ng libro. Okay, kasi sa probinsya, mas malalaki yung mga lupa doon. Opo, siyempre, dito sa lungsod, walang lupa. Puro simento na. Mas maganda, oo. Ito, naisip ko itong backyard. Dahil kasi yung aking naisip, get the most use, yield, and produce of the land and water. Ayan. Kailangan yung mga lupa natin, pakinabangan natin. Pero attorney, papalawit pa natin yan, wait lang. Pero sa ngayon, huwag kayong aalis at babalik po kami with attorney Arquiza. Ay magbe-break po muna kami sa oras na alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3 Yema! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasyo. Yes Yes Yo, Tapasyo! Yeah ba, mga kasama, oras natin alas 11:50, nagbabalik Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal, Tapasyo, kasama at si... si Juvie de Guzman. Okay, balik natin, Attorney. Oh, muli pa rin, andito pa rin ang ating special guest, Attorney Godofredo Arquiza. Arquiza, okay. Itong ating project, itong food security backyard apo livelihood kit na program ay apat na volume. Yung ito pala kit 1. Yung kit 1 ay tungkol sa mga vegetable, gulay. Ang program nito ay in every municipality merong barangay. Barangay. Itong barangay na ito, pipili sila isang barangay, isang klase ng gulay. Kanya sa isang barangay, iba-iba ng gulay ang tanim. Kanya pagdating ng harvest, kung sawa na sila sa ulam nila, exchange deal na lang. Economies of scale. Ngayon, yung book two ko, ito ay tungkol naman sa mga hogs, chicken, mga meat. Iba pala yan. Alam mo, may meron akong manok na native sa bakuran ko. At steady yung supply ko ng itlog, ha. Nanganganak talaga, sige. Kanya ito, may barangay na ito ang kanilang specialty. Mga meat. Ngayon, itong book 3 naman, ito ay mga fruit dairy. Merong lugar na puro prutas ang tanim. At dahil kasi pag isang barangay, puro prutas ang tanim, naitraplano nila yung mga spacing, yung mga At saka isa pa, kailangan din to. Pwedeng pang-export, pwedeng pang-kain. Ano pang totoo yan? Alam nyo ikwento ko lang. Yung ibang tao hindi alam ito, sa Thailand, nagawa sila ng incentive. Apo. Pagka meron kang lupa, sa city, kahit maliit lang, na residential, na idle, mas mataas ang tax. So, yung mga mamamayan doon ay kailangan tab na nila.
Para hindi para hindi sila mabigyan ng higher tax. Para hindi idle. Opo. Alam mo, tinanim nila yung high value. Kasi maliit ang 300 square meters. Opo. 400 square meters na bakante. Alam mo, tinanim nila tulips. Kasi ang tulips, mahal. Ngayon, sa katatanim ng mga tao sa Thailand ng tulips, after Holland, opo, diba Holland talaga yung tulips? Traditional nila export yung tulips. Opo. After Holland, Thailand is now the number two supplier of tulips all over the world. Oh, di ba? Maliit na lupa, malaki ang kita dahil mahal ang tulips. Ah, yun. Okay. Oh, actually. So, tama yung sinasabi ni ano ni attorney. Attorney, oh. Isa, yes. Pero tayong mga prutas na yung mga matataas ang value. Opo. Oh, kikita ka pa. Hindi lang for your own consumption, income pa. Oh, hindi lahat yan puro income. At saka opo, isa pa, ang inflation bababa dahil kasi hindi na pumupunta sa palengke. Oo. Palitan na lang sila. Kanya itong aking bookfur naman. Barter, no? Aqua, yung mga isda, yung mga pusit, mga anong-anong. Lamang dagat. Pero yan hindi pwedeng backyard dyan, syempre. Ah, yung lamang dagat. Aquarium. Ay, hindi rin pwede. Hindi rin pwede. Hindi, pwedeng man-made na ano, yung halimbawa. Hindi, yung swimming pool nila, gabi yes, nilang taniman. Yung tito ko noon, si Tito Nap Medalya. Opo. Yung swimming pool niya, wala rin nalang namang gumagamit. Oh, walang gumagamit kasi eh. Isa yung anak niya, may ano na, ibig sabihin, mature malaki na. Oh. Hindi na mahilig mag-swimming. Ginawa niyang ano, yung golden snails. Yun. Oo, na-export niya, doon nila sila nag-breed, kumikita. Opo, yun. Golden snails. Oh, dyan sa Wakwak Village, opo. Ang ganda ng bahay niya, may swimming pool bago, pero ang nakalagay, puro golden snails. Ayun. Oo, nabibili sa ibang bansa. Mesaysay. Di ba sa atin, ano lang yun eh, yung ordinary kohol. Opo. Doon, pagka ibang bansa na sa Europe na, escargot. mahal. Hindi, mahal ha. Opo. Yung 6 na pirasong escargot, 30 euro. Sipin mo yun. Oo. Ba, maganda yun. Marami akong nakikita ang mga bakanteng mga swimming pool na hindi talaga inaano ang ginagamit na. Yung mga merong ganyan, ako, opportunity na to know, yeah. Yung mga ilog-ilog, di ba? Opo. Kanila ng mga lugar na... Yes. Huwag lang nilang hirahharangin yung buong ilog at downstream. Pwedeng i-divert yung konting tubig. I-divert yung konting tubig para magkaroon ng supply. Pwede rin yun sa mga gulay at sa mga prutas. Yes. Irrigation. Diba? Sabi ko nga sa pamangking ko. Alam mo, isang... Marlon Balimento. Ito, yes, isang hindi natin nag-explore. Yung, alam mo yung foie gras. Foie gras. Yung liver, goose liver. Oh. Yan ay delicacy. Kanya lang, laging may shortage yan sa buong mundo. Oh? Sapagkat sa Amerika ay bawal yung force feeding ng mga gansa. Ah. Oo. Okay. Dito sa atin, wala namang ganung pagbabawal. Apo. Alam nyo, mag-breed lang kayo ng 100 gansa. Yung liver noon, pag hinaharvest, napakamahal noon. Oo. Yung foie gras. Kaya lang, alam mo naman yung mga kwan, yung mga human rights, yung mga animal rights activists doon, ayaw nilang puwersahang pinapakain kasi pinapakain ng corn yun eh. Ah, okay. Dapat pala, kasama ko. Pareho pala yun. Sa isang maliit na lupa, apo, since valuable ka, nire-raise doon, yes, ha? Kahit konti lang, kikita ka pa rin tulips sa Thailand. Maganda idea yan. Oo. Ay, nako. Anyway, bago tayo magtapos, ay bigyan na lang natin ng 1 minute na parting words si ayan, Panyero Arquiza tungkol dito ayan, sa kanyang proyektong sana, security. Okay. Sana mapakinggan to ng ating mga mamamayan. Ano, ha? Ang akin nasa isip, sa ikauunlad ng bayan, magtanim ang kailangan. Magtanim tayo. Opo. Inlupain natin ang laki-laki, yung dagat natin na laki-laki. Oo. At saka isa pa, wala tayong coordination eh. May nakikita ka sa dyaryo, mangga. Kahit mangga, sobrang harvest, pinatapon. Oo, nabubulok lang. Pero attorney, don't worry. Kamatis, we can continue that. Sa ano po, barangay tayo, barangay level, meron na tayong kausap for that. maganda yan. Sa kanan niya. Anyway, magpasalamat na tayo sa ating panuwi. Thank you so much, Attorney Arquiza. At huwag kayong aalis sapagkat bago po kami maghiwa-hiwalay itong araw na ito tayo,
ay bigyan natin ng parangal ang mga taong nasa likuran ng tagumpay, hindi lamang ng programang ito, kundi lahat ng programa sa DWIC 882 at sa Aliw Broadcasting. Bago natin ibigay ang susunod na palatuntunang Balitang Bayan kasama si Bossing Drew Nascino. Uy! Okay. Happy birthday pala kay Iseli Ortega Bueno, ang ating Patrol 19. DWIC Anchor at reporter. At si Rod Luna, ang lintek na tech. Okay, anyway, at syempre, balik tayo sa unahan. Yes, ikaw nang mauna. Okay, pasasalamat natin sa ating News Director, Judith Estrada Larino. Ating Desk Editor, Boss Drew Nascino. At syempre, Tech Engineers natin, si Winner Contehino, Jenilyn Rico Hermeso, Gideon Reyes, at Kent Salen. At ating broadcast IT, si JB Dominguez. Teleprompter natin, si Neil Joy Abelia. Ating mga manunulat, si Jen Patrolia, si Charles Laureta. At salamat po sa ating mga CA, so yan si Yasmin Pantalon at Daniela De Guzman. At ang ating interna, si Aisen Luis Moises. Ito si Antonio Verdi, Mr. Sex Appeal Topacio. At ako, si Juby De Guzman. Kami po ay nag-iiwan sa inyo ng mga kadagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong pagnanais. Kasalanan. Kasalanan. Ayan. Iti mo sa iyong kaisipan na wag makiki appeal. 1, 2, 3. Yema! Babayagin! Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Topacio! Yes, Yes, Yo! Topacio!